So ang daan yung mga hirin na mag-share-share lang mo di alam. Okay? So I'm
Pamilya, maging katakot. So, nakakapag
Oh. Selama kita bisa mengorban, ini kenapa sudah jadi selama kita ayo lah. Karena ya aku langsung address ya, ini kan kita mulai kerja dan segitu. Kalau kau tak negara kata biasa, tas kau bina boy. Dengan pak Gracia blessings opportunity. Nah, saya mayo di atas masa. Selamat kita bisa lepas kerja yang sincere. Glory to God. Yes, correct. Tapi juga kalau tadi nggak akan seperti kadang tuh bin. Mungkin mau berasal dari segi modal. Kalau kita kalau tetap besar yang tetap, nah kalau tetap untuk tetap atau tetap nah dengan kontrak yang sudah selesai. Selamat ya sahabat. Lebih dari mas teru, saya mau korban. Amin. Amin. Si syarikat. Kemarin kita nonton mas teru di korban kita. Oh. Gracias.
Ya. So, dapat orang yang pasalamat, kaya kato, ikut, kalau ikut, aku lalu ikut aku, kata dia pun siya, chance, na, aku kaya pun, aku, bilik lang kita, aku message, para aku tak kanan, na, oh, mana nakita na aku pas, na, maayo, dingin, maayo, di kang, dino, kaya kato na, aku kaya disgustan aku pas, kaya disgustan aku, utong, patulog, sakit sakit, grabe kayo kasikit, eh, happy ko, kaya sa, konten, di batu na ko, di batu ko sa koban, action sa ko hinda, ini sih otomatis, so nanti so kata orang dia misi itu segitu, eh walau punya bilangan bang, oh, so kata matu ngapun tak pun pasalamat, tak mau pas, mana ini tangan di pas, ini tak pun kita pun pasalamat pas sebagai kenang bukan protection, ada atas ya, sama tegak jauh, lebih dari satu mengisi ke familia, oh tinggalin dayon, oh ini tangan pas, nah ini tangan pas. Selamat sir. Morning.
thank you. You know na sa'yo, God knows everything. Okay, at ipalita ni Sir Anthony. Morning, sir. Salamat sa Diyos. Ikaw na nga, ipiso, utos.
Epeso kapitulo 2 8 ngadto sa Christologies. Kani lang atong sigutan karon. O nagtuo ko nga dunay tay mga mensahe nga sa mga kadausa nato. Makita nato dinhi ang page number 242 sa ako ang mga Bible, no? Ephesians chapter 2 sobro nato sa 8 to 10. Kanilang number sa atong iskutan then human sa atong discussion naatay mga panghutana sa inyo about sa topic na atong iskutan. At ako nang basahin ang verse 8 to 10. Sige. Tama na matapang panahon na. Wala po tamang tao.
ang iyang pagpakamatay gidugtutan sa Hebrews once for all. Unya pag tungan ato sa kalibutan ato na dugang istorya nga magbuhat at maayo ang binutaan ka magsipanan kita para manuwas ta. Opposite sa estudo sa Biblia kay kung makaluwas pa ang reliyon, makaluwas pang simba, makaluwas ka. Adili na si Kristo mamatay sa imong kapit kay makaluwas ang singgar. Di ba ka? Dili na po pwede makikompetensya ta ni Kristo. Kinsa ang puta makikompetensya niya? Ako po ninyo? Ang buhat ko niya, before before nga, ang kamatayan ni Kristo sa cross, maunay kaluwasan sa imong kalag. Imo nagtundo, gamat yung magtuhan, para sa paano yung paghimagwarta. Ako magkabalo ka sa ata, nagsugod ang mga Pilipino, adam o kwarta. Sa primero, ang pamaagi sa business sa una, primero ang gubat sa kalibutan, barter. Kanapang po, isa po na, negosyante siya, hindi ka lang balik sa isla, ako ang wago, ganang bugas. Inis-inis lang eh. Muna yung barter. Human sa ikadong gubat sa kalibutan, naghimo ang ginawag ang Amerika o nasunduan sa Pilipinas na magsugod sila gamit ng kwarta. Saan natapin pag ang kwarta isulatan niya? Kwarta. Muna na. Okay, no? Gana pang paghimo ang kwarta rin sa Pilipinas sa panahon na naghimo ang kwarta ang gobyerno sa Pilipinas na tao ang bataan ng panahon. Lapat. Kunya ka nung pagtungan na ito kung gamit ng kwarta. Tungon gaya, kusama na, mao may naandang. Ingon na ako, di ni pwedeng sipako ni mga atit muga. Ikumutuwa na ayong kwarta kayo. Wabogo, di ako, di mo, wala kang kumatawa na. Hindi ko magamit ng kwarta, hindi ko pwede mong hindi ka magamit ng kwarta. Nagawa ko ninyo? Si Christ na matay sa cross, usara ka ka niyang tumong na ikaw pa kumaluwas. O gisulti natin sa Pablo diya, na ang paagi sa kaluwasan, paagi na sa Diyos, mao ang pagtuo diya ni Jesus Cristo. Huwag ang hilangin diha. No? Talawa sa verse number 10. Verse number 9. No? Sa it, imong makita diha na ang pagkaluwas na grasya si Kristo. Kanya ko sa ibuhaton, dawaton si Kristo sa ligad si mong pinabuhi ng maoy, makadalin mo sa langit. Dili ang mong reliyon, dili mong dinuhata, dili ang isa nun sa ko, dili siya radyo. Talawa sa verse number 9. Kung maluwas ka, pinaagi sa inyong binuhatan, usa ka sa mga tao na mugirok. Nagpapano niya? Kung ato ang langit, kay tumod lagi sa imuhang maing binuhatan, ang langit ko'y anan sa mga tao mga mugirok. For example, ang langit si Carlito, ang langit si Carlito, ang langit si Igar, ang langit ko. Uy, hindi langit lagi kabay. Siya nga, mga kapatid, ako ang pinakabuutan ng tao dito sa imo. Na ang langit ko, ingon ana ang kaagi, at ang langit ko'y anan sa mga bugiro, mga tao. Tama ba ko? Sumunay na ang paagi sa Diyos, dili imong buhat, kundili si Kristo. Kaya pag ako dito sa langit, isa may mga panghambog dito, nahitala mo yung mga bugiro ta. Isa may panghambog nato dito. Si Kristo. Alam na yung ikabay, ah, tumuli, Kristo, nagrumpas na ko, pagluwas na ko, nang isa may pumasilungan sa langit. Si Kristo. Tanawin ganito ang Bible sa Philippians. Tanawin, Philippians chapter 2. Para magkabalot ta. Tanawin ganito sa verse number 10. 10 to 11. Sunod ra. Page number 248. Pilipo, sunod ato eh. Iso na to. Ay lang wala kay kuwaling karoon niya. Iwasan na to ang 10. Report na mo. Pupun na. Ibasa ko. 248 verse number 10 to 11 ibasa ko. Sige, isa mo basa mamini marang makita na niya. Filipos kapitulo 2 Jesus nga to sa 11 sa ibang 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 sa
Oso klaro kayo. Wala na ini nga daigon dito sa langit. Pag apo na itong langit, kasi ito mapasinungan. Si Kristo na yun, si Jesus na yun, hindi kami nga salamat sa simbahan. Salamat sa akong simbahan. No, di kagandungan ka na dito, ang imong malitok dito, si Kristo. Muna ang tama na pagtuo, di kaya, nagandungan langit eh. Tungon magayang siyong kapi kung may gustan. Ang imong masinungan, tungon kay naa si Jesus, ng luwas ni mo. Lalo man ang kayo, lalo man mo sa tayong busa, mamulot ang tanan, dinuhan. Natuwa sa langit. Oh? Atuwa sa langit. Sa to pa, ang mga taong may langit, wala ini ang pasinungan, wala ini ang pasalamatan si Kristo. Oh? Upisan gani ang mga taong natuwa sa ilalong sa yuta. Usama ni mga taong may ilalong sa yuta, tuwa sa impirno. Naga mga tao ko sa impirno, tuwa na sa impirno, kung nagyaw-yaw, yaw ko nagpasinungan sa nalang si Ginoo. Pero bisan sa Lord, salamat, Ginoo. Ako kini sa taro ng isalikway na ko si ikaw. Bisan ang mga tao na to sa impirno, na impirno karon, nagsigit yapon o pasalamat, yaw-yaw sa nalang si Ginoo. Ibo mo na makita na, kailangan na kagtao kung ang klase ng tao niya ang dimension. Tuwa sa langit, include sa mga angel, ibabaw sa yuta, nakita ka nun, kita, muntang-muntang sa iyo, pasalamat ka, isa't pasalamatan si Jesus. Tingon niya, ang mga tao na nasa ibabaw sa alat, binuhat na to sa langit, si ibabaw sa yuta, refer na nato, na wapapatiya sa Diyos, o pangkuha niya, magpasalamatan niya, o sa ilalim sa yuta, ito ng mga tao po nasa impyerno, nagmahay-mahay ko sila, nga nang mula kudawa ni Kristo, naglitok, yakong sila sa pag-recognize ng ala ni Kristo. Usara ang alat nga mayaw-yaw na ito sa langit. Dinis ibabaw sa yuta o ilalom sa yuta sa langit. Usara yung mayaw-yaw na ito ang alat ni Jesus. Wala nakatawa. Kita nga nakatawa ni Jesus. Unsa may disulti diya sa 10. Ephesians 2 verse 10. Kasi kung matapos, e mo naman yung conclusion na ito. E nangayo e yung idea. Unsa yung nalibga na ito sa itong discuss. Ephesians 2 verse 10. Ano? Ako mo kay pas-pasan tulisan mo palitan eh.
ilmu ang mundo, pwede sa kaya rin kayo pasakit. Ang point na kumunin, kita mag-iluwas sa Diyos. Kung nakadawad ka ni Kristus yung ginagawin, magpuha ka sumayo. Kaya makunay, purpose nga ng iluwas na niya, magbuhat sa mayo. Ang magkamayong buhat, hindi pagkaluwas, pero kuman ka laluwas, musulod ng may mata. Kuha ko ninyo. Kuha ba sa, kuha ba? Saan yung tingin? Kaya pa. At itaw, guyon sa kabayo, tartanin niya. Ang normal anak, ang tartanin na guro yun sa kabayo. Wala ka kita na ang tartanin na may naguyon sa kabayo. Di ba? E kung makakita, kung makakita ka ng tartaniliya, mo ay naguyon sa kabayo, ito yung uli mo. Di ba? So, ang normal anak, tartaniliya, guro yun sa kabayo. Di ba? Muna, kumang ka na luwas, musunod ang maayong buhat. Dili kay ang buhat mo'y magkaluwas. Tingsibiyan na, ato na ari sa itong pangunahuna. Hindi mo na itong pangunahuna sa una. Magbuhat ko may pura maluwas sa sipiyat. Maluwas ka po na, usap ka magbuhat ng maayong para sa inyong maluwas. Diba po ninyo? Dili magkaluwas kung may binuhatan si Jesus Christ. Pero sa diyan, naluwas ka, iluwas ka ni Jesus Christ, kaya yan pupos, aron magbuhat as maayo, kaya muna yung kalipay sa itong maluwas. Diba po ninyo? That is sakto nga aris ni sa gitudo sa Biblia. Diba? Ako hindi ko agay sa kanyang may binuhatan. Pero kung may binuhatan, pero kung may binuhatan mo, hindi na magkaluwas, mura na yung kalipay sa maluwas. Na nagluwas mo. Diba po ninyo? Salamat po. Natin ang buha ay nagsuntok. Kaya ko nagsuntan, nasabtan, pamalipkan. Sir, please, doon ako kayo makakatapos itong magpustado kasi na ikalugang mo. Isang yung ikalugang niyo. Cashier. Cashier. May ba yung cashier? Oo. Yeah.
baka niya, wala niyo yung Ginoo. Okay, so ang kwenta ko, ang Bible, mo kikinahanglan din na baka sintro sa inyong pagkulunan. Kaya kung mabasa ba yan sa Matthew 7, di ba niya, matipang abog niya, simba ba yan to? Ang ako, ang atong text na iskutan niya, ibang ganaluwas, duty ni mo, kat responsibility ni mo, na magpahimuot sa nagluwas ni mo. Huwag ang atong manluluwas, hindi siya gusto ng gautan. No, ingon ang Bible nga, maila ang kawag binanisin mo nga. Di ba, nasa Matthew 7, in verse number 18, ang ako ganit. 18, okay pala, ibasa ganit ko. Matthew 7, verse 18. Sige. Di ba? Sipiat ba yung sikuan anak?
Thomas Lute na ibinto ang fire. Iga pa kung nakalayo mong sulod kay fire truck ko. Water truck. Sakto na, di ba? Water truck. Ang asunod water mo. Oh. Sumula, katagal mga itawag na ito, mga sipya, kung di kamutan ako sa Baymon, magbis ako sa itong lalugan, hindi na ito makita ang sipya. Pero kung magbis na sa Baymon, ito sipya, muna ito. Diba? Muna ang pinakaayo, kaya kamaayo kung magkakap sa Baymon, kaya nagkakas na magbuka. Ang mga prinsipyo na diliin mo, diliin ako, ikan sa ito. No? Isang ikamutuhan eh, ang pagkaluwasan, pagtuura, ikaw mo tuwa na, kaway mo, gino ko kaya. Hindi ang taka. Hindi ang taka. Kung ikaw mo tuwa na ang kaluwasan, naara ni Jesus, pagtuwa ni Jesus, pagdawad niya, kaway mo si Jesus. Kaya yan ang paagi, hindi na paagi ni Irami sinay, paagi sa rito sa Bible, paagi ni sa gino, ibigin na ko. Muna mag-isuta o pinaka-blessed kayo na kapita. Blessing kayo ta kay itagaan na sa gino ng Bible. Hawa to sa kalibutan niya at to sa langit. Pero gibigin ang tag-Bible para makailan ng Ginoo. Magyatag pa rin sa baboy, atag sa iyo, luwi kita. Pasalamat ka na ay Bible. Na mo'y mo, hatag ng tuog. Sakto na may reason sa kinabuhi. Kaya pa-aspire naman tayo din. Pa-aspire naman tayo. Sa una, naman ako ni kini si John John, kini si Iga, kini si... Kini si nandawa kayo. Nagkabili na ni Batangkong pa ni kayo. Mga sweet 16, iwan ko ni John John. Pero pagkikinigis pa na magkita ang diapon niya, nalawag ako ng lawas, nasa akong pangilaroon. Nalik na ako sa ako, di guwang nga, dalaan ako sa kong pami, akra sa pangtan. Mas may lang ako. Importante nga, naapag ka nag-exist. Nahin mong kabahay ng Ginoo sa mga you cannot serve God without His word. Remember, you cannot serve God without His word. Hindi ka pag-serve sa Ginoo kung wala ang simba-simba ng itong mga pulong sa Ginoo, din na ang simba-simba. Apila sa ako sa matasino. Hindi lang ang 23. Apila sa tato. Ano? Kumuli kayo. Malagay, mawalan, kamahal, pulong niya. Sir, napay makarugan na. Kaita, Ginoo ang agamanan, tagyas ang pinamuhi, alay mong kasaway katapusan. Salamat sa iyong pulong. Nag-remind na mo kung unsan is yung matubangan, Lord, hindi takos katuoan, pero salamat sa pagtuong na iyong pinutang. Sa among mga kasing-kasi nino, makinigin mong pulong o Diyos, huwag ni katungod sa pagkusap ani, kung hindi ang pagdawat ani, ang pagtuo ani, kaya ang tumirod na ikaw ilipin tulo ng siya. Salamat sa kaluwasan na ang nagawat, ikaw ang panalangin sa matukusan ng hindi nga maong opisina. I-bless nyo ka ng Diyos, ilang ng pamilya, ipalayo sa palatian, sa ilang mga lakaw, sa ilang nino o mga pagsakay sa motor, ang imong divine protection o Diyos, ang tuon ako, kanunay, magupas ka ng kanan. Dalay ko kanina adlaw, dalay ko kanina mabunan, sa 1 sa July, salamat na ikaw ay